the following documents fowl breeding and raising, and aims to promote fowl health and well-being. The footages you are about to see are for educational purposes only. Magandang araw mga Kasamong TV! Ako po si Jun Cueto at ito po ang Usapang Bloodlines! Nakaraang linggo po, pinag-usapan natin, of course, marking. Ano pa mamarkingan natin? Pero previous to that, di ba, may pinag-usapan tayo tungkol sa ano ba ang ibibreed mo para naman may konti tayong advantage sa stag derbies. So, hindi lang yung, di ba, pinag-usapan natin, timbang, mga winning lines nyo. And of course, yung sinabi natin na off colors, no? So, nung mga naunang episode naman natin is meron na tayong bulik, na-discuss na rin natin ang mga puti, no? Yung aking, of course, Thompson Whites and Doms. Ngayon, palawigin pa po natin, pag-usapan po natin kung ano pa ba ang mga bloodlines na pwede nating gawin na pangulay, no? Pangulay sa ating winning line. Para sa akin po kasi, yung mga manok nyong yan, yung nananalo nyong linyada, hindi naman kailangang lumipat kayo ng ibang bloodline, na ibang kulay. Pwedeng yan na yung kulayan nyo. No? At of course, isa po sa mga off-colors na popular o common sa atin is ang mga abuhin. Now, yung abuhin po, yung mga kulay abo na yan, is siguro ang pinaka-common nating naririnig is, of course, yung mga minor blues. Pero marami pong klase yan, no? Ako, I had some Wilburn blues na tinatawag, no? Mabibilis na mga manok, kulay abuhin, no? Nagamit ko yan sa aking mga, since mabibilis na siya, ginamit ko siya sa aking talisain. Maganda po ang itsura ng abuhin na talisain. So, gumawa ako niyan at hanggang ngayon po meron pa akong konting ganyan. So meron din tayong yung Chuck Berry Blues. No? Ang naaalala kong merong magagaling na ganyan, nilalaban mismo ng mga imported, is si the late Don Mauro Prieto. No? Yung mga Chuck Berry Blues na yun. And mabalik tayo, of course, sa minor blues. Of course, yan ay dumating sa Amerika, no? Sa, I think, sa Illinois yan. Dumating, galing sa Ireland. No? Napakatagal na po panahon yan. Pero of course, hanggang ngayon, nandyan pa yan. May mga Spanish blues din, no? Of course, sabi nga, galing yan sa Ireland o yan yung mga Irish na mga manok. Yung akin naman po, napaka-memorable sa akin ng kulay na to. Kasi nung elementary high school po ako, isa po yan sa manok ko, sa Bukidnon. No? Sa probinsya namin, sa Bukidnon. Nanggaling yata yan sa isang pare, no? Na si Father Quaresma. Basta naaalala ko dyan talaga, ibang-iba siyang kumahig. Ewan ko kung nakakita na kayong mga kasabong yung hindi magkatapat ulo. Gusto niya nakaganon yung ulo niya pag kumakahig siya. Nakatingala kalaban niya, yun siya, nakaganon. Naalala ko yan, nagpapanalo yan, naiwan ko yung mga bloodlines na yan nung mag-college ako sa mga kaibigan ko sa Bungero, sa Bukidnon. Anyway, mabalik tayo. Of course, yung mga manok na yan, by itself, mabibilis naman yan. Kung iisipin nyo, mala brown red ang fighting style. And of course, yun, dadagdagan mo lang ng gameness. Yun na lang siguro ang pwede mong gawin dyan. But of course, yun nga, yung sa sinabi ko sa umpisa natin, pwede naman itong pangulay lang. Kung ano man yung bloodline nyo, pwedeng i-breed nyo to doon. Total, ang mga abuhin naman, mabilis maglabas. Kung baga, hindi naman siya as in super dominant.
pero maglalabas naman yan ng mga apoy. Actually, pag breed ho natin ito, eh, iba-iba hong kulay, no? May puti, may abuhin, kuminsan may malapit-lapit na itim na talaga, no? Pero pag abuhin sa abuhin, makikita nyo kuminsan, akala nyo puti na eh, na meron lang konting kulay sa balikat. Pero abuhin na puti. And of course, kunyari, meron ho kayong winning line na white, o kaya may winning line kayo na black. Actually, nakaka-produce din kayo ng abuhin yan, no? I-mix and match silang yung black versus white. Kuminsan lalabas na yung abuhin. So meron na kayong off-color for the standard. At hindi lang yung black and white, no? Alalahanin nyo yung mga abuhin na to. Kuminsan, di ba, may napapansin kayo, straight comb lang, o may original kayo na P-comb lang. Noong una pong panahon, merong nakabreed kasi sa white hackle at may nakabreed na linyada sa round head. No? So yan ay pwede nyo rin gawin sa sarili nyong winning line sa inyong mga fans. At yan po mga Kasabong TV, ang ating lahi sa araw na ito, ang abuhin. Hanggang sa susunod na linggo, pag-usapan po natin ang mga bangkas na tinatawag. Muli po, ako po si Jun Cueto na nagsasabing ang eksperto sa linyada, Bida sa Rueda. Ito po ang Usapang Bloodline.